Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 3, Textbook, page 45. Nasa writing part na po tayo. Sige. Number 1. Yoroboni iyong hebon jiyok pokchi sobisunan mo washi samnika. So, ikaw daw, ano na yung na-try mong gamitin na local welfare service? So, same po yung question na yan dito, no? Yan yung sasagutin natin. So, ako po, nung bagong dating ako dito sa Korea, isa sa pinakagamit na gamit kong welfare service nila is yung phone consultation or yung 1345, okay, na phone number. If familiar kayo dyan, ayan, yan yung aking isasagot. So, ito, may naka-prepared na ako in advance, no? Sabi ko, bombu bui il sam sao imin sangdam sobisuril iyong he wasimnida. Okay, so yan yung na-try ko na. Second question, otokhe ku sobisuril arasimnika? So, paano ko daw nalaman yung service na yon? So, actually, bago pa lang po ako dumating dito sa Korea, nalaman ko na siya kasi nag-attend ako para sa mga kagaya ko na asawa ng Koreans, 'di ba, nag-attend tayo ng CFO orientation. Ayun, doon sa orientation na 'yon, yung nag-orient sa amin, shinare niya yung information na 'yon na kapag meron daw kaming mga gustong itanong about sa information sa Korea, then we can dial yung 1345. Tapos nung dumating din ako dito, meron ulit orientation. 'Yon, nabanggit din yung 1345 na 'yan. So, yan, sabi ko, no? Kyoron imin ja orientation bada selte alge deyosimnida. Nalaman ko yon nung nag-attend ako ng orientation para sa mga married immigrants. Okay, so dito tayo sa third. Ku sobisunun muwashi josimnika. So, ano daw po ang maganda sa service na to? Okay, so ang sagot ko, para sa mga foreigners. So actually hindi lang siya para sa mga married na immigrants, no? Kahit sinong foreigners na nandito sa Korea. Yan, helpful po siya. Sabi ko, kung nae gojuhanen waegugini sawe jeogunge doumi deneun minwon sangdamgwa pilyohan haengjeong jeongbureul dayanghan eonoro jeogunghamnida. So ibig sabihin, again, kung nae gojuhanen waegugin, foreigners residing inside the country, so Korea, no? Sa loob ng Korea, yung mga foreigners na nakatira dito, so to help them adapt socially, no? Social adaptation, and meron ding minwon sangdam, okay? Civil affair consultation or counseling, and if you need yung administrative information, okay, then they provide it using multi-language, okay? So, may iba't ibang language na available pag tumawag ka sa number na yan. So, may English, may Chinese, may Cambodia. So, iba't iba po. And, meron silang, ano, no, agent talaga. Okay, so, dito tayo. Ku sobisuril iyong hanun bangbobun mowoshimnika. So, ano daw po yung paraan ng paggamit ng service na yan? So, madali lang. Kasi, all you have to do is to call. Okay, since, ano siya, no, phone consultation. So, dito, hindi mo na kailangan pumunta sa isang lugar para magpa-consult. So, over the phone, yan, pwede na. So, sabi ko, yuson jeonhwana yude jeonhwareul iyonghae jeongguk eodiseona 1345 번호로 전화하면 됩니다. Yuson jeonhwa, ibig sabihin, landline. Okay, landline or yude jeonhwa, mobile phone. So, pwedeng landline, pwedeng cellphone. 전국 어디서나. So, 전국 nationwide, no? Kahit saan, dito sa Korea. Just dial 1345 and magagamit mo na yung service na yan. And then, 나국어 전화 상담은 1345번으로 전화한 후, ARS 안에 후, 해당 언어 번호를 누르면 됩니다. So, sabi dyan, para naman dun sa, halimbawa, may specific language ka na prefer. So, halimbawa, hindi ka naman magaling mag-English. Gusto mo talaga Filipino. Yan, pwede kang pumili kung English or Filipino or mas prefer mo Chinese. O kaya marunong ka ng ano, no, salita ng mga taga-Thailand. So, it's up to you. Yan. So, dial 1345 and then pakinggan mo lang yung information or instruction ng ARS. So, yung advanced response system nila, no. Tapos, kung ano yung number
na specific for a language, yun yung pipindutin mo daw. Nurum yun, press. Okay, from the word nuruda, to press yung number para dun sa specific language na yun. So, if I'm not mistaken, ang Filipino is number 18 siya eh. So, try niyang tawagan yung 1, 3, 4, 5 na yan if hindi nyo pa natatry. So, if may halimbawa may questions kayo about sa paano yung extension of stay, ayan, pwede nyo tawagan yan. Item number 2 para sa writing pa rin, instruction natin, we ay neyongul batanguro yorobuni darin saramege soge hagushipun bokchi sobise dehe soge hanen gurul sobuseyo. So, sabi, we ay, so the above, yung nasa taas daw, na information na binigay natin. So, yung sagot natin sa number 1 kanina yon, putol lang yung page natin, no? Pero sa book, yung number 1 nasa taas siya ni number 2. So, gamitin daw natin yon and let's try to write down, no? Gulso buseyo, write a passage kung saan we are introducing yung welfare service sa ibang tao. Daran saramege. Okay? So, again, kung ano yung sinagot natin sa number 1, bali yun lang din yung magiging content nung number 2 natin. Medyo dadagdagan lang natin para mas magmukhang formal siya. Okay? So, may nakaprepare na ulit ako dyan in advance. Basahin na lang natin and we'll try to explain kung ano man yung mga nadagdag pa. Ilakihan ko lang, no? Yan. So, pwede na siguro to. Okay, so basahin ko. 저와 같은 국내에 거주하는 외국인에게 법무부의 1345 이민 상담 서비스를 소개합니다. 사비 ko, sa katulad ko, 저와 같은, sa mga katulad ko na foreigners na naka-reside dito sa Korea, yan, I'm introducing yung Ministry of Justice 1345 or Immigration's contact number. Okay, so counseling po yan, no? Sangdam, contact or consultation service. Next, 국내 거주하는 외국인의 사회 적응에 도움이 되는 민원 상담과 필요한 행정 정보를 다양한 언어로 제공하는 정보 플랫폼입니다. So dito, nilagay ko lang ulit yung sagot natin sa second question, no? Which is nag-i-inform kung ano ba yung klase ng service yung ino-offer nila dito sa 1345. So again, same lang po. So sinabi ko dyan na ito yung information platform kung saan nag-provide sila ng multi-language. Okay, multi-language na consultation para sa mga foreigners na nakatira nga dito sa Korea na may kinalaman sa kanilang social adaptation and civil affairs consultation tsaka mga information na kailangan nila, administrative information. Okay, next one. 유선 전화나 휴대 전화를 이용해 전국 어디서나 1345번호로 전화하면 됩니다. 나국어 전화 상담은 1345번호로 전화한 후 ARS 안에 후 해당 언어 번호를 누르면 됩니다. So same pa rin, no? Yun din yung sagot natin sa number 3 question dun sa taas. Okay, or sa number 1 item. So, dito, in-explain naman kung paano magamit yung service na 1345. And then, lastly, so parang ang dinagdag ko lang dyan is yung ito, nasa taas at saka nasa baba, no? Parang opening and closing. 한국어 의사소통이 어렵거나 한국 생활에 아직 익숙하지 않고 사회 적응에 도움이 되는 정보를 얻고 싶다면 이 서비스를 이용해보세요. So, yung dito sa last, ang sabi ko, 한국어 의사소통이 어렵거나. So, sabi ko, if you're having difficulty communicating in Korean or Korean language, or 한국 생활에 아직 익숙하지 않고, if you are still unfamiliar, okay, 익숙하지 않고, okay, not familiar. Tapos yung adjective is still not familiar sa buhay dito sa Korea. And, sawe jogunge doomi duenen jongburul otko shiptamyon. If you want to get information, okay, that will help you adapt in the society, isobisurul iyong hebo sa'yo, try using this service.
So, yun yung closing ko, no? So, yan, meron na tayong nagawang passage. So, that's for writing part ng Level 3, Unit 3. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So, I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching!